Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. R.I.T. Riding in Tandem. R.I.T. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, ang i-review naman namin ay ang Volkswagen T-Cross SE. Ano, ready ka na? Parahati naman eh. Tara na! Ang makina nito ay 1.5-liter 4-cylinder inline multi-point fuel injection gasoline engine. May maximum output ito na 113 PS at 6,000 RPM. At may maximum torque naman na 145 Nm at 3,900 RPM. Ang transmission nito ay 6-speed Triptronic automatic transmission with sport mode. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list at loan calculator para malaman mo kung magkano ang down payment at monthly amortization ng kotseng gusto mo. Pag narinig namin ang Volkswagen, ang nasa isip agad namin, classy styling, simple pero malakas ang dating. Ngayon, hindi namin akalain na kaya rin pala ng Volkswagen maging fashionista. Maliban sa sosyaling brand, ang lakas ng dating ng kulay ube, pinagtitinginan nga kami sa kalsada. Hindi pa rin naman nawala ang classic lines ng Volkswagen. Nasa hood pa rin. Ang grille diretso sa LED headlights. Ang bumper may honeycomb design sa gitna at merong sporty silver accent na umikot sa fog lamps. Meron ding silver skid plate design sa ilalim. Cutie naman sa gilid, hindi masyadong mataas. 180mm ang minimum ground clearance. Maigsi yung sasakyan, pero malinis naman yung mga linya, gaya na lang dito sa chrome fender garnish na dumiretso hanggang sa chrome ng door handles hanggang sa ilaw sa likod. Silver ang roof rails at meron ding chrome lining sa ilalim ng mga bintana. Matte black ang body moldings at meron ding black accent sa spoiler at taillights. Ang size ng gulong 205/55R17. Dito kami napasmile sa ganda! Para siyang sasakyan na galing sa future na dinala dito sa present. Ang ganda ng taillights, kakaiba yung itsura at design. Black siya na may transparent parts para sa taillights. Parang karugtong na rin tong black panel na may red line sa gitna. Hindi lang halata pero black din yung shark fin antenna, may high mount stop lamp, defogger, wiper, reverse camera, T-Cross emblem, parking sensors at rear fog lamps. Ang ilalim, sporty looks din kagaya ng bumper sa unahan. Marami na yata kayong video na napanood sa RIT. Support our channel, please like and subscribe. Gusto nyo nang makita loob, no? Pero saglit lang, tingnan nyo muna itong susi. Ito ang susi ng T-Cross. Meron siyang bakal sa ibabaw, bakal sa ilalim, balisong keys din to. Meron siyang lock button, pangbukas ng trunk, at unlock button. Visit our website, rit-ridingintandem.com. O, ito na! Wow! Parang pang Star Trek dito sa loob ah. Kayo, anong masasabi nyo? Sige nga, i-comment nyo sa baba. Ang adjustment ng manibela, tilt and telescopic. Ang upuan naman na abante, na atras, nare-recline, at meron ding seat height adjustment. Sa space test, ang tuhod ko, one fist ang space. Sa ulo ko naman, mga limang daliri. Check naman natin sa second row seats. 5'8 ako ah, pero kasyang-kasya ako dito sa likod. Ang space ko sa tuhod, dalawang fist. Ang space ko naman sa headroom, limang daliri pa rin. Eh sa trunk kaya may mailalagay pa? Check natin. Aba, maluwag pa rin. G-test muna natin to. Kung kailangan mo pa ng mas maraming space, 60-40 folding seats din to. Kaya maraming marami kang mailalagay. It's Calico time!
Simulan na natin sa ibabaw. Siyempre, unang-una, meron siyang panoramic sunroof hanggang likod. Lahat ng pindutan nito nasa bandang unahan. Merong dalawang map lights, parehong visor, merong salamin at parehong may ilaw. Sa driver side, merong pangipitan ng card. Ang rear view mirror, merong night and day switch. Ang manibela naman, urethane. Mataba rin siya. Flat bottom, merong mga piano black finish, may chrome inserts. Sa left side, cruise control. Sa right side, controls ng infotainment system. Ang instrument cluster, simple lang yung design, madaling mabasa. At ang maganda dito, hindi siya nag-glare kasi nakaslant yung salamin pataas. Sa left side, merong tachometer at temperature gauge. Sa right side, speedometer at fuel gauge. At sa mga ibang info, nasa bandang gitna. Nasa kaliwang tuhod, ang controls ng ilaw at headlight level. Ang sidings, maraming mga hard plastic pero futuristic ang itsura, maganda sa mata kasi ang dami mong nakikita. Kagaya niyan, meron siyang body-colored panels, merong chrome inserts, sa bandang gitna meron pang light-colored material kasama sa bandang likod may leather pa. Yung ibabaw at ilalim naman kulay gray. Meron ding bottle holder at compartment. Ang dashboard, alam nyo, kung walang tatak dito ng Volkswagen, hindi ko ito mauhulaan na Volkswagen kasi nasanay nga ako sa mga simple classic style, pero dito talaga namang nag-out of this world sila. Star Trek nga eh, di ba? Sa ibabaw, merong open compartment. Sa gitna, meron siyang body-colored panel. Meron din ditong piano black finish na merong mga design-design pa sa gilid. Ang infotainment system, 9.2 inches, meron tong Apple CarPlay at Bluetooth. Nagulat pa ako, merong hand gesture. Uy. Meron din siyang auto start stop function. Manual naman ang aircon. Madaling intindihin yung switches kasi kita mo naman na kaagad. Meron siyang USB na regular. Meron din siyang Type-C na USB. Compartment ulit sa ilalim. Ang engine start stop button malapit sa shifter. Sa kabilang side, meron siyang power supply. Ang shifter medyo kakaiba rin. Meron siyang piano black finish sa ibabaw, merong chrome sa gitna, at merong plastic sa bandang unahan. At ang maganda pa dito, yung mga letters niya umiilaw kung saan nakatapat. Ang pinduta nasa unahan. Meron siyang park, reverse, neutral, drive, sports mode, at manual mode. Palikod tayo, meron ulit isang compartment, dalawang cup holders, manual ang handbrake, merong center armrest na leather wrap, at sa loob, meron ka namang mailalagay. Ang upuan, maganda ang itsura. Meron siyang mga leather na light colored, meron din siyang cloth na gray, at may mga design-design pa. Ang ganda, ganda niyang tignan at masarap ding upuan. Dito sa second row seats, magkabilang side, merong sabitan, seat back pockets, bottle holders, at compartment. Sa center console naman, merong dalawang aircon vents, USB, at Type-C USB. Sa upuan, tatlo ang seat belts at merong ISOFIX tethers. Dito sa likod, may kasama siyang removable cover, merong ilaw sa passenger side, parehong side merong sabitan, at sa ilalim, meron siyang donut na spare tire. Tapos na tayo sa exterior at interior review. Test drive naman tayo, no? Let's go! Let's go! Unang-unang napansin ko dito sa sasakyan na to, meron siyang auto start stop function. Ang ibig sabihin nito, pag traffic, makakatipid ka ng gasolina kasi kusa siyang namamatay. Tapos pag aandar ka na, kusa na rin siyang nag-on. So yun yung unang-una, no? Talagang tuned siya for daily driving. Makakatipid ka sa gasolina kasi hindi nga umaandar yung makina. Tulong yan ngayon kasi syempre, alam nyo naman, ang gasolina ngayon. Medyo may kamahalan na. Yung auto start stop function din na yun, kung hindi mo type, pwede mo rin patayin, ha? Ang steering naman, dahil kakaliko lang natin, napakagaan. Okay na okay din to, pang daily driving kasi hindi ka mapapagod. Ang suspension, napaka-komportable rin, kagaya nito. Wala eh. Yan! Maganda, maganda yung suspension, malambot. Okay na okay din, pang daily driving. Kung gagradean mo, ano grade ng suspension? 4.3. 5 yung pinakamalambot. So, 4.3, malambot. Malambot, maganda, maganda yung suspension. Pang daily driving talaga. So, palagay ko talaga yung Volkswagen. Volkswagen. So, palagay ko yung Volkswagen. Ano, nakatune talaga to for daily driving na matipid. So, mararamdaman mo rin yun sa throttle response. Pagka kunwari, nakadi ka lang, tapos yung tapak mo, yung easy lang, yung andar niya para talagang easy lang, hindi talaga siya nagmamadali.
parang ano, kumbaga parang sa ibang sasakyan, yung D nga nito parang eco mode eh. Pero huwag kayong mag-alala. Kasi meron din naman tong sport mode. So So ngayon ililipat natin siya sa sport mode. So yan, naka-sports mode tayo. Pag nag-sports mode, imbis na pag naka-drive ka kasi 2,500 RPM, nag-aano na siya kaagad, nag-shift. Pag nag-sports ka, pinipiga pa niya hanggang 3,000 RPM. So mas nararamdaman mo yung hatak. Sa preno, wala ka rin problema, swabing swabe. Yan, naka-sports mode pa rin tayo. Oh, yun, oo, tinan mo. Oh, huminto siya sa gilid, basta-basta na lang, may motor pa. Pero okay yung preno natin, effective. So, yun. Pagka naka-sports mode din, tas mas dumiin ka, mararamdaman mo kaagad din yung downshift. Pero speaking of shifting, basta yung tapak mo, eh, dahan-dahan lang, grabe. Akala mo talaga, naka-CVT ka sa transmission kasi sobrang swabe ng transmission. I-try naman natin ngayon yung manual mode kasi may manual mode din to. So yan, nasa 4th year tayo. Downshift tayo ng 3rd year. Okay. Uy, mas masaya. Oo. Okay, downshift tayo ng 2nd. Mabilis yung upshift. Pati downshift, mabilis. Yung engine response din, bumilis din, lumakas. Pero syempre, hindi pa rin siya sobrang tulin. Okay lang, okay lang. okay lang yung tulin niya, hindi sobrang tulin. Pero mas masaya naman na siya kaysa nung naka-D lang. Oo, oh, nagkaroon siya ng buhay. So ngayon, naka-manual mode pa rin ako, naka-primera tayo. Komportable pa rin yung pakiramdam niya. Actually, parang swabe pa rin yung under niya na wala, tas yung upuan mo pa, malambot. Very relaxing. So, balik ko na ulit siya sa drive. Basta nagkabuhay siya sa manual mode. Pero palagay ko, nagsha-shine kasi talaga tong sasakyan na to sa regular driving, sa ano, sa city driving. Kasi sobrang swabe. Sobrang swabe at saka sobrang komportable. Hindi ka mapapagod sa biyahe kahit pagod ka na galing sa trabaho. Oo. Sobrang swabe niya, pero may narinig lang kami pagka kunwari naluluba ka, may mga konting mga nagsusqueak. Tapos na akong mag-test drive. Tingnan naman natin kung anong masasabi ni Elaine. Let's go! Game ako na! Siguro nakikita niyo sa camera, no? Ang ganda ng mga upuan, di ba? Diba ano, parang futuristic, oh? Ang komportable niya, in fairness, lalo na ito, yung ano niya, headrest. Oo. At saka yung backrest. Ang ganda. Masarap! Masarap! Oh, tsaka ito, pakita nga pala nila natin to. Yan! Siyempre, may ganyan tayo. Ay, tsaka tinted na rin pala yung panoramic sunroof, oh. Iba yung kulay niya dito sa mga salamin. Oo. Okay. O yan. Unahin muna natin ang turning radius. Tayo ay 2.2 2.2 na daw. 2.2 lanes. Okay na, hindi na masama. Oo. Tsaka hindi rin naman kasi ganun kalakihan yung sasakyan. Kaya okay na yun, pasok na sa bangayon. Eto, kailangan ko silang i-commend sa aircon nila, ha. Kasi yung aircon, malakas. Kahit na yung mga salamin namin sa gilid ay hindi tinted. At kahit na screen lang, ha, or manipis na tela lang ata to yung cover ng panoramic sunroof, hindi ano, hindi iniinda ng aircon, malamig pa rin. Para sa mga babaeng nagtatanong dyan, eh maganda nitong i-drive para sa mga hindi ganong katangkaran kasi kitang kita mo yung kalsada, yung hood kasi medyo mababa, etong dashboard naman hindi rin ganong kataas, kitang kita nyo yung kalsada, kita nyo yung harap, yung mga A-pillars. Nakaanggulo kasi siya na hindi masyadong nagkakaroon ng blind spot. At tapos, at yung mga side mirrors, kitang-kita mo yung paligid at yung nandito sa driver side, meron pang magnification yung dulong part niya. Kaya kung mag-change lanes ka or liliko ka sa left, o yan, kitang-kita mo kung may parating. I-try naman natin yung radyo. Paki-on. Ito.
ha. 4-speaker system lang to. 4 lang yung speakers. Pero ang ganda ng tunog, ha. Kahit FM. Oo, kahit yung FM. Pasok na sa banga ako. Lalo na nung naka-Bluetooth, ang ganda ng tunog talaga. Swabing-swabe lang talaga siyang imaneho. Chill na chill lang yung vibe na pinoproject niya. Lalo na pagka yung ang driving nyo nga lang ay easy-easy lang, going to work lang, or mag-stroll around lang. Nako, maganda to. Ang ganda ng suspension, steering malambot, ay relax na relax lang talaga. Ito naman ang presyo ng T-Cross. Ang Volkswagen ay may warranty na 3 years or 100,000 kilometers, whichever comes first. Ito naman ang safety and security features. Maraming maraming salamat po sa Volkswagen Philippines sa pagpapahiram nila sa amin na sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. Unang bad para sa akin dahil mga Android users kami, wala tong Android Auto. Pero makakakonect pa rin naman kami via Bluetooth. At para sa mga Apple users dyan, meron din namang Apple CarPlay. Napansin ko rin dito na may mga konting squeaking noises lalo na pag nalulubak. Hindi matulin tong sasakyan, pang chill driving lang talaga siya, pang comfortable riding, hindi siya pang ratratan. Napansin din namin na walang hawakan siya sa mga ibabaw. Unang good naman para sa akin, yung exterior looks niya. Social, maporma, kakaiba talaga, kulay pa lang, kitang-kita nyo na eh, di ba? Gustong-gusto rin namin yung interior kasi futuristic yung design, talagang kakaiba. Yung infotainment system ha, may hand gesture control at saka maganda yung tunog kahit na 4-speaker system lang. Ayos na ayos din yung aircon kasi hindi ako pinagpapawisan, malakas. Yung suspension na komportable, hindi mapapagod at hindi matatagtag ang katawan mo. Kung gusto mo rin ng sasakyan na pwede sa paatitiran, pwede ito kasi meron din siyang auto start stop function. Pag nakahinto ka sa traffic, namamatay yung makina. Pag aandar ka naman, abay aandar na rin yung makina. Galing! Ideal na ideal din ang laki ng sasakyan na to sa city driving. Ayos na ayos din dahil meron siyang Type-C na saksakan. Maluwag din dito sa loob kahit na maliit lang yung sasakyan. Iba rin ang dating pag Volkswagen yung dala mo. Siyempre, European car, di ba? Pero yung pricing, competitive. Ang verdict ko dito, kung fashionista ka at gusto mo ring fashionista yung sasakyan mo, very social ang dating, ha? At very competitive ang presyo, naka-Volkswagen ka pa, eh kailangan mong matesting itong sasakyan na to. Idagdag ko lang dyan na kung kailangan mo lang naman talaga eh comfortable na sasakyan na pupunta ka sa point A to B, eh pwedeng-pwede talaga to. Maraming maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin. O next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.